ay purihin. Ngalan niya ay dahilain. Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dahilain. Panginoon, ikaw ang may ligna ng langit, dagat at lupa, ng buwang araw at mga bituin, tanang nilala sa papawiri. Panginoon ay puri, alam niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging sabaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harapan ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadaman nyo sa kanila habang sila'y nanatiling tapat sa inyo. Maari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunpaman, dinggin nyo ang dalangin at pagsamo ng iyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin nyo sa araw na ito ang panawagan ng iyong alipin. Huwag ninyong iguaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon maririnig nyo ang bawat dalangin ng iyong alipin tuwing mananalangin sa puok na ito. Dinggin nyo ang iyong alipin at ang iyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin nyo kami buhat sa iyong luklukan sa langit at patawarin nyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan.
madiwa ka kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Nasasabik ang lingkod mo sa patyo mo at pumasok. Nasasabik ang lingkod mo sa patyo mo at pumasok. Ang buong pangagtao ay mawit na may lingkod sa masayang pag-ibig ni pinupuri at buhay ng Diyos. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Panginoon, sa tinbo mo ay ang may... Panginoon, sa timbro mo may magpupugad. Ang timpo ay may pugad, may ibong layong timplo ay magagalak, ang inakay ng kalinga sa iyong altar. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Mapalad ang masabi sa lang dooy putumahan at paliging umawit, magpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoong yaring aming mahal, pagpalain mo siya ay yamang ikaw ang humirang. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanahalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pang-unawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya na magkiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao,
at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman yung katabi. Pakisabi good morning. Tanong ko lang po, nag-agahan na po ba kayo? Kumain naman na. Tanong ko lang po ulit, meron po bang mga pagkain na bawal sa inyo? Meron. Pwede niyo pong sabihin yung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Narinig po natin kay Jesus sa Ebanghelyo, walang pumapasok na makapagpaparumi sa ating mga buhay. Pero joke lang po, kailangan pa rin po nating mag-ingat sa ating mga kinakain para sa ating kalusugan. Ano po yung nais sabihin sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito, lalo na sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Sabi po ni Jesus, gusto niyang tingnan ng mga Hudyo nung panahon na iyon, yung kanilang pagsunod at pagtingin sa batas at sa pagpaparumi ng katauhan ng isang tao. Kasi para sa kanila, nagpaparumi sa mga tao kapag sila ay kumakain ng mga hindi pwede. Nagpaparumi sa isang katauhan ay yung pakikihalubilo niya sa mga makakasalanan. Nagpaparumi sa mga tao ay ang hindi pagsunod sa batas. Pero kung papansinin po natin, ang gustong ipunto ni Jesus, lahat ng nakikitang nagpaparumi sa tao mula sa mga Hudyo ay mula sa panlabas. Kapag sila ay nakakahalubilo ng ibang mga taong marurumi rin, hindi nila nakikita yung tunay na nagpaparumi sa mga tao. Halimbawa po, sa atin po sanay din tayo na ganito. Ang nagpaparumi sa atin, kunwari nakakagawa tayo ng kasalanan, palagi tayong naghahanap ng nasa labas na pwede nating masisi. Hindi ako yung may kasalanan, nagawa ko ito dahil sa ganyan. Nagawa ko ito dahil sa kanya, dahil sa kanya. Hindi nakikita ng bawat tao na yung tunay na nagpaparumi sa atin ay yung nanggagaling talaga sa ating kalooban at hindi yung nagiging epekto ng mga tao o kaya naman ng mga bagay sa labas natin. Sa kanila, para sa mga Hudyo, nagpaparumi mga pagkain, mga nasa labas, mga taong marurumi kapag sila ay nakakahalubilo nito. Pero ang pinakamahalagang makita natin, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, ang tunay na pinagmumulan ng karumihan ng isang tao ay yung kanyang puso, ay yung kanyang kalooban. Kung ang kalooban natin ay puno ng kasalanan, puno ng inggit, puno ng galit, yun din yung lalabas sa atin. At yun yung magiging dahilan ng ating karumihan at kabulukan ng ating pagkatao. Kaya ang gustong gawin ni Jesus, ang ipinapaalala ni Jesus, kapag tayo ay nagkakamali at nakakagawa ng pagkakasala, huwag tayong tumingin sa labas. Tingnan natin yung ating mga kalooban. Dito nagmumula yung lahat ng ating kabulukan at karumihan. At ito rin po yung magiging imbitasyon ko sa bawat isa sa atin. Tingnan yung ating mga puso. Tingnan yung ating mga kalooban. Tingnan natin yung ating mga sarili. Nasa sa kalooban po natin yung pinagmumulan ng anumang kasalanan na lumalabas sa atin. May mga bagay po na ibinibigay yung Diyos, pero nasa sa atin po kung gagamitin natin itong mga bagay na ito sa kaayusan o sa kasamaan. Halimbawa po, binibigyan tayo ng Panginoon ng biyaya ng material na bagay, ng yaman, ng pera. Yung pera po minsan, ang tingin natin sa pera o kayamanan, nagiging dahilan para tayo ay maging mga greedy,
mga sakim, mga makasarili. Pero yung ganong pagtingin po, kung titingnan natin yung pera na dahilan ng ating pagkakasala, yun po yung gustong ipatingnan sa atin ni Jesus. Dahil kung yung pera, kung alam ng ating kalooban, ng ating puso, kung saan gagamitin yung pera, yung yaman natin, yung material na bagay, hindi talaga yung pera yung nagpapasama. Kasi pwede natin gamitin ito sa kabutihan at pagpaparanas ng kabutihan ng Diyos. Saan po nagkakatalo? Saan po nagkakaroon ng pagkakamali? Kung yung puso po natin ay sakim, kung yung puso po natin ay makasarili, yung tunay na biyayang ito, gagamitin lamang natin sa pangsarili natin. Hindi natin ito magagamit para sa kabutihan at pagpapalaganap ng pagmamahal ng Diyos. Kaya napakahalaga talaga, tingnan natin yung ating mga kalooban. Ito ba ay mayroong kasakiman, mayroong mga kalukuhan, at ito po yung unti-unti nating ipalinis sa ating Panginoon upang anuman yung biyayang dumating sa ating mga buhay, tunay na magamit natin sa tama, tunay na magamit natin kung ano yung nais ng Diyos para doon sa mga ibinibigay niyang biyaya sa atin. Hindi po nasa mga kagamitan, nasa mga bagay, yung pagkakamali at pagkakasala. Patuloy pong ipinapaalala sa atin na ito, yung mga kasalanan, yung pagkakamali, ay nagmumula sa ating mga kalooban. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, patuloy po nating hilingin sa Panginoon na tayo ay linisin nawa niya. Linisin nawa yung ating mga kalooban. Tingnan natin yung ating mga sarili. Magpatulong tayo sa Panginoon at humingi ng grasya na makita yung ating sariling katauhan. Ano ba yung mga pinagmumulan ng mga lumalabas na masama sa aking buhay upang ako ay makakapagbigay ng mabuting bunga sa mundong ito? Ito mga kapatid, yung ating patuloy na hilingin sa ating Panginoon. Makita kung saan nagmumula yung ating karumihan, makita sa ating puso at mapalinis sa ating Panginoon. Hindi po nagmumula sa labas yung ating karumihan. Naririto na po iyan sa ating mga puso. Kung ano po yung nasa puso natin, yun po yung lalabas na mabuti o kaya naman masama. Kaya napakahalaga ang ating dasal, nawa yung ating mga puso maging katulad ng ating sa poong Jesus Nazareno. Puso na banal, puso na malinis, puso na mabuti at nakikita at nararanasan ng ating mga kapwa. Ito po yung napakahalagang grasyang hihilingin natin. At mamaya po, tatanggap tayo ng banal na Eucharistia, tinapay ng buhay. Nawa kung ano yung tinatanggap natin sa Panginoon, kung ano yung tinatanggap nating katawan ng ating Diyos at salita ng Diyos, patuloy nating tanggapin dahil ito yung mga bagay na tutulong sa atin para malinis yung ating mga kalooban upang tayo ay tunay na makapangmunga ng mabuti dito sa mundong ito. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat, naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso,
Naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mithiing mahalin ka ng higit sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapakalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
gabi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe na Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig
pinakiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, ang tunay na karamihan ng ating katauhan ay nagmumula sa ating kalooban, sa ating mga puso. Kaya patuloy nating tingnan yung ating mga sarili. Patuloy nating tingnan yung ating mga puso. Ano yung mga karumihan na dapat maalis dito upang maalis talaga at hindi tayo mamunga ng masama sa buhay na ito. Nais ng Diyos na maging malinis tayo at makapamunga ng mabuti. Magsisimula ang lahat sa ating mga puso. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nazareno, iligtas mo.